Alright, ayun, kinig na ako. Magsasalita na naman sana ako ng walang audio eh. Okay, so yan. Naririnig ba ako ng maayos? Sa akin okay naman eh. So magandang gabi sa inyong lahat. I hope naririnig niyo ako ng maayos. No? Mention niyo na yung inyong mga friends. Downlines, friends nyo na networkers na alam nyo na matutulungan itong ating Q&A session. Pagpasensyaan nyo na yung mga chismos ang mga aso na maingay. Ewan ko kung naririnig nyo. Rinig kong ingay ng mga aso. Abot hanggang dito sa taas. Ganun sila katindi. Alright, mention nyo na ang inyong mga friends na networkers, downlines na alam nyo na matutulungan. And make sure, minention nyo sa kanila to, minention nyo sila dito sa ating live, ay dapat ay member sila nitong group na Ethical Nation. Kasi kung hindi, hindi rin nila mapapanood. So sayang yung mention nyo kung ganun. Kaya dapat ay part sila nitong ating group. Alright, so share nyo na to sa kanila, mention nyo na sila, share nyo sa inyo kung may mga GC kayo or whatever. No, para masaya at marami tayong matulungan tonight. Okay, and by the way, Good Friday. Okay, paano ba bumati sa Good Friday? Pasensya na kayo, hindi kasi ako Catholic. So, I hope na naging okay yung long weekend nyo kasi actually nagsisimula pa lang pala yung long weekend. Pero nagsimula na yung holiday, di ba? Wala na masyadong operations noong 31 eh. Hindi ako nagkakamali. So, I hope okay kayo. And kung hindi pa kayo nagdi-dinner, no, pwede kayong mag-dinner habang nakikinig nitong ating live. Okay, habang nanonood dito sa ating live, pwede kayong mag-dinner na. Pwede naman yun, wala namang problema. Alright, so napanood nyo na yung intro. Ano pa ba? So shoutout sa sa pinakauna na nag-comment dito. Okay, si Dairin. Okay, ito, isa to sa mga masisipag ko pala na member, si Dairin. Okay, so Dairin Reyes. Shoutout. Parang hindi ka nauna ngayon, Mylen. Ikaw palagi yung una eh, no? Na-late ka yata ng konti sa kanya. Pero andito ka pa rin naman, okay? So, share nyo na to. Mention nyo na sila. Kasi hanggang lang tayo. Mga 8:50, ganun. Kasi meron pa akong kakandak na training after nito. So, yan. I-ano nyo na dyan. Comment nyo na dyan ng inyong mga questions. Para masagutan natin. At kayo yung magbibigay ng topic sa akin eh. Yung mga tanong nyo, nakabase sa tanong nyo kung ano yung magiging topic natin para sa gabi na ito. Okay, so yan. So, yung i-mention nyo lang dito, networker ha? Yung mga nasa business na, huwag nyo i-mention dito yung wala namang business o walang alam pagdating sa negosyo kasi hindi sila makaka-relate. No, itong Ethical Nation ay para sa mga network marketers na gustong maging successful sa ethical na paraan. No, hindi ito para kung kani-kanino lang. Alright. So yun, shout out kay Jovan, Clayston, Jaybel, Mylen. Ayun, si Lodi. Si Master Lexus, andito pala yung isa sa mga master ko. Junjun. Jen, si Emily from Kuwait. Ronnie, si Naminya, Christine. Sino pa? Ayun, si Coach RJ, Marian, Coach Jake, Amy. Ayan, so magandang gabi sa inyo na. Magandang gabi, hapon, umaga sa inyo lahat kung nasang parte man kayo ng mundo ngayon. Alright. So simulan na tayo. Meron ako nakitang question. Okay, ito. Magandang tanong to. Una nakita ko na tanong. Kay Jovan. Si Jovan. So, ang tanong ni Jovan, may pag-asa pa kaya sumali yung prospect ko na mag-pay na sana pero nag-back out dahil hindi pumayag yung asawa? Sino sa inyo yung naka-experience na ng ganun? No? Yung sinabihan ka na ng prospect mo, pinangakuan ka na. Yeah, sinabi sa'yo, gantong date, sasali na ako. Or bibili ng products. Yeah, tapos sa pagdating nung date, biglang magsasabi sa iyo na hindi na pala ako tutuloy kasi di pumayag yung asawa ko, di pumayag yung magulang ko, di pumayag yung girlfriend ko, boyfriend ko, or kung sino pa man na pwede nilang sabihin. Hindi pumayag yung lolo ko, yung lola ko, yung kabit ko, yung kapitbahay namin. Kung sino-sino na lang hindi pumayag. Sino sa inyo naka-experience na ng ganun?
So kung hindi mo pa na-experience yon, it's either bago ka pa lang or wala kang ginagawa sa negosyo mo. Okay? Wala kang ginagawa. It's either bago ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, so malamang hindi mo pa ma-experience yung ganun, nagsisimula ka pa lang, or wala kang ginagawa. Ibig sabihin, wala kang ina-approach, wala kang kinakausap, sobrang konti, kaya ano, hindi ka talaga makaka-relate dyan. Okay. So, may ang tanong is, may pag-asa pa ba na, tawag dito, na sumali yung ganun or bumili yung ganun? Oo naman. Yes na yes. Actually, mataas pa yung ano eh, mataas pa yung chance nito. Mas mataas yung chance na bumili pa ito or sumali pa ito, yung ganito, kasi nagsabi siya. No? Mas mataas yung chance na bumili yung ganito or sumali yung ganito compared dun sa sininzone ka na lang. At lalong-lalo na dun sa blinak ka. Actually, yung blinak ka, may chance pa din yun eh. Meron pa din, pero sobrang liit na lang at hindi na dapat asahan. Yung sininzone ka, yun, mas mataas yung chance na sumali pa rin yun or bumili pa rin yun sa'yo. Depende kung ano in-offer mo, kung nagbibenta ka lang naman ng product. Pero yung ganito na nagsabi, nagdahilan, like ito, di pumayag asawa, nagkaroon ng emergency, ano pa ba? Ano pa ba usually na mga dahilan? Nagamit yung pera, di ba? Ang daming, madaming silang dahilan na pwede na ibigay sa'yo. May chance pa din to. Mataas yung chance na sumali at bumili pa rin sila sa'yo. So, sa paanong, ano, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng follow-up. Okay, sa pamamagitan ng follow-up, sa follow-up sila mo sila mabibentahan or tawag dito mapapasali ulit. Okay? Kasi ano naman eh, hindi naman ibig sabihin 'yan ano eh katulad nga very basic na training at palagi ko 'tong nababanggit kasi most of the time na pinakang common na question dito na natatanggap ko is yung inviting, prospecting, very common sa lahat ng mga network marketers at naintindihan ko naman ngayon kasi ano rin naman ako eh, ganun din naman ako nagsimula. Akala ko kasi may secret na basta gawin mo lang automatic ka makakapagpasali, automatic na magkakaroon ka ng prospect. Wala namang ganun eh. Sa 7 taon na ginagawa ko tong negosyo, wala namang ganun. So, yun ang ano, yun ang isa sa mga natutunan ko at isa sa mga paulit-ulit ko na sinasabi. Na kapag pinersonal nyo yung ganito, no, pwedeng ang maging dating sa inyo, nagdadahilan sila lang sila, nag-excuse lang sila. Normal na nangyayari to, hindi to na ano. Ito yung mga bagay na wala na tayong magagawa. Pero kapag ka ito ay pinersonal mo, no, kapag pinersonal mo, nagtampo ka, sumama loob mo, tapos hindi ka na nag-follow up, wala nang chance. Doon mawawala ng chance. So, ibig sabihin pala, yung mga Indian na pay-in, yung ini-Indian ka, whether sininzone ka man yan or tawag dito, ganito, nagdahilan, nagbigay ng excuse, ibig sabihin, ang chance pala nito para sumali or bumili sa'yo in the future ay nakadepende sa'yo, hindi sa kanila. Nakadepende sa pag-follow up mo. Pero pag blinak ka na eh, wala ka magagawa, di ka na makakapag-follow up. So hanggat, katulad nga nung sinasabi ko palagi, na hanggat buhay yung prospect mo at hanggat hindi ka binablock, mag-follow up ka lang. Okay, mag-follow up ka lang na mag-follow up na mag-follow up. Kasi hindi mo malalaman, sa pagfa-follow up, yun yung paraan para malaman mo kung kailan yung tamang time na dadating para sa kanila. Kung kailan yung tamang time nila para i-grab yung ino-offer mo sa pamamagitan ng follow-up. Kasi hindi natin malalaman hanggat hindi tayo nagfa-follow up. Okay, so palagi yung tatandaan yun, yung fortune nasa follow-up yan. Huwag kayo masyadong umasa sa mga on the spot, even though yung mga nangangako, pag pinangakuan ka ng gantong date, huwag kang umasa sa ganyan. Next prospect ka na kaagad. No, hindi ibig sabihin is babaliwalain mo na. Ang sinasabi ko lang, huwag mong aasahan. Kasi ang nangyayari, ang ginagawa ng iba, no, especially yung mga nagsisimula pa lang, kapag ka nakapag-prospect, oh, nagpo-prospecting, tapos may nangako, nasasali na or bibili na, tumitigil. Tapos inaasahan na lang nila yung isang taong nangako na yun. O dalawang tao, o tatlo, o kahit 10 pang tao na yan na nangako. Doon nagkakaroon ng problema. Kasi paano nga pag nag-back out? O diba, iiiyak ka na lang sa sama loob mo. Diba? So, hindi pwedeng ganun. Basta nagbigay silang pangako or whatever, set ka ng reminder para i-follow up sila dun sa sinabi nilang date. Tapos next prospect ka na kaagad. Mag-proceed ka na kaagad sa kasunod. Ako nga kahit nag-pay in na, next kaagad ako eh. Hindi ko naman sila pinapabayaan sa ere. Meron naman kaming sistema. Diba? Sasabihin lang namin, oh, ito yung mga dapat mong aralin, panoorin mo, gawin mo. O may tanong ka, itanong mo sa akin, itanong mo sa ibang mga member, itanong mo sa mga leader, itanong mo sa
sa ano natin, sa tag dito, sa tech support natin, kasi meron kaming ganun sa grupo namin. So itanong mo sa kanilang lahat, kung sakaling hindi agad ako makasagot, tanong mo sa kanilang lahat. Basta ako, kapag ako nakapag direct referral na or nakabenta na isang product, next na kaagad ako. Nakabenta ako nun, ha? Hindi na nga, hindi pinangakuan lang. So mas lalo pa yung mga nangako lang. Huwag niyo aasahan 'yan. And isa pa, pagdating diyan sa expectation, dapat nasa gitna ka lang. Nasa gitna ka lang kasi ang ginagawa ng karamihan, no, it's either sobrang ine-expect nila 'yon or masyado naman nilang ni-negative. So ibig sabihin, it's either talagang alam mo 'yun, nangako lang si prospect na magpa-pay in na tapos ibabalita na sa lahat. Ibabalita na sa lahat, ibabalita kay upline, ibabalita kay downline, ibabalita sa mga crossline kung kani-kanino ibabalita na may sasali sa kanya. Tapos pagdating ng time na ano, na sinabi ng prospect, hindi na makontak. Di ba? Hindi na makontak, hindi na sumasagot, sininzone ka, blinak ka na, or nag-excuse katulad nito. Talagang masakit yun kasi nag-expect ka eh. Yung iba naman, ang nangyari, dahil ganun ang ginawa nila nung simula, ngayon naman, dumating yung time na sobrang negative naman na nila. Sobrang negative na. Ibig sabihin, pag may nangako, sige, sali ako dyan sa business mo, bili ako ng product sa ganitong date. Ang pumapasok agad sa isipan, ay nako, ganito rin yung sinabi sa akin nung dati kong prospect, di naman nangyari. Doon ka magkakaroon ng problema. Kasi sinasabotahe mo naman ngayon yung sarili mo. Okay, sinasabotahe mo yung sarili mo. Para mo na rin sinasabi sa sarili mo, sa subconscious mind mo na huwag ka na mag-invite. Kasi aasa ka lang eh. Di ba? Walang sense. So dapat dun ka lang sa gitna. So ibig sabihin, ano yung ibig sabihin na dun ka lang sa gitna? Ibig sabihin ay hindi ka masyado nag-expect. Hindi mo rin naman sinasabi na hindi mangyayari. Sinasabi mo lang it's kapag ka nagkatotoo, kapag ka umuo siya, kapag ka talagang nag-pain siya, okay, thank you. Kapag hindi, okay lang, next prospect. Okay. Hindi pwedeng masyadong positive, hindi rin pwedeng masyadong negative. Dun ka lang sa gitna. Kung sakaling magkatotoo man na mag-pay in, thank you. Kung hindi, okay lang. Next prospect na lang. Tsaka follow up ko na lang siya. Kung hindi naman ako blinak. Diba? So, yun ang agad na, ang tinuturo ko sa inyo is yung proper setting ng inyong expectation. Okay, so proper na pag-set ng inyong expectation para hindi kayo yung ganun. Hindi kayo yung nadi-disappoint, hindi kayo yung nasasaktan sa mga ganyang bagay. Okay. So practice, it will take a lot of practice para magawa nyo to, kasi inabot din ako ng ilang taon para ma-master yan yung ganyan, to the point na wala na akong pakialam. At isa pang nakatulong din sa akin is yung dami ng kinakausap ko, yung sobrang dami ng ina-approach ko na prospect, sobrang dami kong kinakausap, wala na ako ng pakialam sa mga nagre-reject, kasi hindi naman silang hinahanap ko eh. Ang hinahanap ko lang naman is yung maniniwala, tapos i-follow up na lang yung mga hindi pa naniniwala. Alright. So, yun. Napaka-ganun lang naman kasimple. No? Question. Okay. Any more question? Okay. Ito. Kay Jovan ulit. Okay. Sige. Lubusin mo na, Jovan, para ano? Para masaya. Wala namang iba pa nagtatanong eh. Ito, okay lang ba ginawa ko, coach, na nag-reject ako ng prospect kahit konti pa lang? Oo naman. Okay, by the way, hindi ko sure kung naituro ko na rin naman to sa public, na sa pagkakaalala ko. Kasi sa amin, tawag dito, tinuturuan ko rin yung mga members, kasi ginagawa ko din naman. Tinuturuan ko din na kapag hindi qualified yung prospect, i-reject namin. kami pa yung nagre-reject sa prospect. Okay, so yun yung ginagawa ko. Ako mismo nagre-reject sa prospect. Kapag di ko nagustuhan yung ugali ng prospect ko, wala akong pakialam kung may pang-pay-in ka ng 7,000 accounts, wala akong pakialam, kainin mo yan, sa'yo na yan. No, kapag ka nakita ko siya na hindi, kapag di ko siya nagustuhan. So hindi ko lang naman magugustuhan ng isang prospect kapag ka mayabang, mainipin. Yan lang naman yung ayaw ko sa ano eh. Yan lang naman yung ayaw ko sa kahit na sinong kausap ko eh. Wala akong pakialam kung gaano ka pakagaling. Kasing yaman mo si Jeff Bezos, wala akong pakialam. No? Sa'yo na yung pera mo. Kasi ang nasa isip ko is yung long term. No? For the long term. Anong sense kung magpapapasok ka ng isang member na yes, kumita ka. Sabihin na natin malaki. Malaking kinita mo sa na commission sa kanya. Let's say nag-multiple accounts, ganyan. Tapos,
palpak naman yung ugali. Diba? Mainipin, mayabang, magagalitin. Diba? Reklamador. Diba? Ang tawag dito? Yung feeling niya, sobrang entitled niya. Ibig sabihin is yung... may mga ganun eh. May mga ganun tao eh. Nagbayad ako eh. So, dapat ano, karapatan ko to. Karapatan. Diba? So, siya rin yung sisira sa grupo mo. Anong sense nung pera mo? Kinita mo ng isang beses lang naman. Tapos si Palim, parang ka nagpapapasok ng lason sa grupo. So, anong sense? Diba? Ang binibigay ko na example is multiple accounts yun. Eh, paano kung isang account lang? Isang account lang, tapos yung pinakamurang package pa. Anong silbi niyan? Diba? Tapos ganun yung ugali? Diba? So, yun yung way namin. Yun yung sinasabi ko. Yun yung ibig ko sabihin na kapag hindi ko nagustuhan. Yung ugali. Kasi wala naman akong pakialam sa skills eh. Diba? Kahit nga hirapan ka sa paggamit ng smartphone, basta ipakita mo lang at patunayan mo lang sa akin na willing kang matuto. Gusto mong matuto at gagawin mo yung best mo. Pwede pa rin kitang tanggapin. Diba? So yun yung ano, ang important, hindi yan ano eh, hindi ito strategy. Yung iba sasabihin reverse psychology, katangahan yun, hindi reverse psychology. Pag sinabi kong ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. No? Meron nang gumawa sa akin kailan nga ba? Siguro mga 2019, no? Meron akong naging prospect na gano'n, nire-reverse psychology ko lang daw siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka na pwede sumali sa grupo ko. Reverse psychology pala ha. No, kala mo sa akin. Diba? Hindi yun gano'n eh. Hindi yun about sa strategy or ano, mindset yun eh. About yun sa mindset eh. Kasi nga, katulad nung sinabi ko, ang iniisip ko is yung long term. Ang iniisip ko ay ano yung maidudulot nito? Kasi kung magpapapasok ka, 'di ba? Halimbawa, sa isang sako ng magandang kamatis, no? Sa isang sako na may magandang lahat magandang kamatis, maglagay ka lang doon ng isang bulok. Anong mangyayari doon sa isang sako na 'yon? Isang bulok lang ilagay mo, ha? Na kamatis, anong mangyayari doon sa buong sako? 'Di ba mabubulok 'yun lahat? Unti-unti mabubulok 'yun lahat. Mamamalayan mo kinabukasan, after 2 days, bulok na lahat. Isang-isang kamatis lang 'yun na bulok. So, ganun ka-powerful ang negative eh. Eh, kung magpapapasok ka sa grupo mo nang palpak yung ugali, para lang kumita ka, no, para lang magka-resulta ka o kumita, anong sense? Bubulokin mo yung buong organisasyon mo, malalagas ng dahil sa kanya. Kaya ko to sinasabi is, ano, sinasabi ko to based on my experience. Na-experience ko na ito before, nagkaroon na ako ng mga ganyang klase ng downline dati. No, kaya, sinasabi ko na sa inyo ngayon na pero nasa sa inyo pa rin yan. Pero sa grupo kasi namin, hindi talaga pwede. Kasi kapag ako nakakita ng bulok na kamatis, tinatanggal ko agad. Wala akong pakialam kung sino sponsor niyan. Wala akong pakialam sa nararamdaman nila. Pag nakita ko at napatunayan ko at nakita rin ng ibang mga leaders ko na talagang bulok na kamatis, tanggal agad. Tinatanggal ko lang naman sa grupo, hindi naman sa ano, sa company. Kasi kung wala naman siyang nilabag na terms and condition ng company, bakit? Ano karapatan ko? Hindi naman ako may-ari ng kumpanya. Diba? Pero sa grupo kasi namin, may mga rules kami. Katulad nun, proper attitude. Parang GMRC, diba? Good manners, right conduct. Parang ganun din. Eh, kapag ka nakita namin, talaga napatunayan namin na ganun talaga, tanggal ka agad. Hindi ako magdadalawang isip. Kahit pa producer yan, kahit pa nagpapasok ng malaking sales, wala akong pakialam. Nagawa ko na yan before kung hindi ako nagkakamali. May nagawa na ako ng ganyan sa grupo namin. Oo. Ay, hindi. Oo, tama pala, tama. Meron pa. Pero hindi naman siya producer. No, meron siyang naipoproduce na seal pero hindi naman ganun kalaki. Pero nagawa ko na 'yan. I think tatlong beses na sa almost 3 years ganun. Okay, sa current na team namin, no, nung na-establish ko yung mga rules na ganyan. Kasi 'yun ang pinaka-importante eh. Madali ang skills, madaling makopya ang skills, madaling gayahin ang skills, pero yung ugali, ang hirap. It takes some time, no, para maging maitama yung mindset. It takes some time para maayos yung ugali, di ba? Ayun. So far, marami bang ano natututunan? Comment kayo dyan kung marami kayong natututunan so far. Okay. Okay, next question na tayo. Paano pag
ito from Mylen Vallejo. Paano pag unethical na ang ginawa ni Upline? Anong ibig mo sabihin, Mylen? No, kasi masyadong broad yung ano eh. Masyadong broad. Pwede mo bang i-specific? Magbigay ng example, no? Wag mo lang pangalanan kung sino 'yan. Bigay ka lang ng example ng specific ano ginawa niyang unethical. Okay, para ma-assess natin ng maayos. Ito from Richard. Richard Flores, may mag-ask lang, paano kaya pag may in-offer sa kanya, no comment siya, interesado po ba kaya ito? So parang ganito 'yan eh. Halimbawa, lumapit ka sa isang babae. Tapos sinabihan mo na ano, sinabihan mo, let's say sa prom, na experience, alam naman lahat naman kayo dumaan sa prom, tayo mga nag-high school, 'di ba? Wala namang prom ang elementary, 'di ba? High school lang. So halimbawa, meron kang sa prom, meron kang lalaki ka, may niyaya ka na babae na sumayaw, tapos no comment, interesado ba 'yon? Sasayaw ba siya? Yung tinitigan ka lang, yung hinaya mo magsayaw, ginanan mo na yung kamay mo, pwede ba kita may sayaw? No comment, tinitigan ka lang. Interesado ba yun? Diba? Hindi siya interesado. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya interesado. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya magiging interesado kahit kailan. Yun ang importante dun. Dun sa, ano na yun, dun sa sinasabi ko, okay? Hindi ibig sabihin hindi na siya magiging interesado kahit kailan. At least, di ba, kung gamitin na ulit natin yung example na pinakita, as sinabi ko kanina, masakit yun na ma-reject ng ganun, di ba, especially sa ganun sa prom. Na-experience ko na ba yun? Na-experience ko na yata yun, parang na-experience ko yun, hindi ko lang maalala. Exactly kung sino, hindi ko maalala. Pero, parang na-experience ko na siya, na ganun, no? Inaya ko tapos ayaw. High school, syempre, ganun talaga eh, nangyayari talaga yan eh. Pero, at least, naipakita mo sa kanya, kumbaga, bilang lalaki ko, naipakita mo na meron kang interest. And at least, meron na siyang idea na meron kang interest. So, sa business naman natin, parang naipakita mo sa kanya na meron kang gano'n na in-offer. Hindi pa na siya interesado nga sa ngayon o hindi niya pa nakikita na kailangan niya. Pero hindi ibig sabihin kahit kailan ay hindi na. Yun yung nagiging problema ng mga nagsisimula. And normal lang naman talaga yun. Ang importante is maging aware na kayo. Yung mga nagsisimula na, kasi pinipersonal yung rejection. Kasi hindi naman talaga tayo nasanay eh, na pagdating sa rejection, hindi naman tayo tinuruan sa school na okay lang ma-reject. No? Okay lang magkamali. Diba? Pag sa school, nagkamali ka, ang tanga-tanga mo kasi, di ka kasi nag-aaral, di ba? Di ka nakikinig. Ganun ang programming sa school eh. Hindi naman siguro lahat, pero majority ganun. Diba? So hindi tayo naturuan o hindi tayo na program na hindi natin naintindihan na normal lang na nare-reject ka talaga at magkakamali ka talaga. Kaya pagdating natin sa ganitong negosyo, no, na-reject lang, pinipersonal na, nagdadrama na, wala tayo dumaan sa ganyan, and even ako. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na kaagad sa inyo na napaka-importante na ang pinakang una mo dapat ma-goal. Okay, bukod yung mga financial goals mo, yung kitain yung ganito, kitain yung ganyan, makapagpasali ng ganito or whatsoever. Ang pinakang importante na dapat mong ma-goal is yung maging matatag ka sa rejection. Okay? Maging matatag ka. Dangga sa dumating yung point na ano na lang, parang pag nare-reject ka, para ka na lang ano, para ka na lang pinipitik. May nararamdaman ka pa rin pero wala ka nang pakialam. Kahit para ka lang pinipitik. So parang ganun. Kasi pag nangyari na 'yon, okay, kapag ka ganun na 'yung nangyari sa iyo, eh, hindi mo na dinadamdam 'yung mga ganyang bagay, 'yung lahat ng goals mo nakasunod, ang dali na. Sobrang dali na. Maniwala kayo, sobrang dali na. Okay, 'yan 'yung na-realize ko sa 7 years ng experience ko dito sa negosyo. 'Yan 'yung isa sa mga greatest na na-realize ko na oo nga, no, tama talaga na kapag ka sanay ka na sa rejection, 'yung the rest, sanay ka na sa rejection, hindi ka na nagdadrama diyan or hindi ka na natatakot magkamali. End, hindi ka na natatakot magkamali. The rest ng mga ibang mga challenges, ibang mga goals, madali na. Okay, mas madali na kumpara dun sa ano. Ang pinakamahirap lang talaga yung simula. Di ba? Ewan ko, narinig nyo na yung kasabihan na mahirap talaga sa simula. Di ba? Mahirap talaga sa simula. Okay, so ang goal, ang gagawin mo dito, kapag kaganyan, is ipa-follow up mo na lang siya.
No, hindi ka nagfa-follow up para ano, ang focus mo lang ay ang focus mo lang pag nagfa-follow up para sa inyong pag nagfa-follow up na kayo. Ang focus mo lang sa pagfa-follow up ay makapag-follow up. Hindi mapasali sila, hindi mabentahan sila. Kasi kapag ganun ang iniisip mo, pinipilit mo yung isang bagay na hindi mo naman control. Hindi mo naman control ang desisyon nila eh. Kahit anong sabihin mo, kahit anong scripts ang gamitin mo dyan, no, kahit anong gawin mo dyan, kung ayaw nila, ayaw nila. Kung hindi pa nila time, hindi pa nila time. Kung hindi sila interesado, hindi sila interesado. Wala kang magagawa dun. Sila ang may control nun. Hindi ikaw. Ang control mo lang, ang magagawa mo lang is mag-follow up. May pakita sa kanya ulit yung ino-offer mo. Diba? Yun lang yung kaya mong gawin. Yun lang kaya mong kontrolin. Nagfa-follow up ka para makapag-follow up. Hindi ka nagfa-follow up para pilitin siya na sumali na or iniisip mo na baka makachamba na tayo ngayon. Diba? Mag-follow up ka kasi yun yung dapat mong gawin. Okay? So, yun. Next question. Ito, from Ronnie. Okay, from Ronnie. Paano kung sobrang angas ang prospect tapos sabi kahit ilang accounts pa kaya niya mag-pay-in tapos kaya niya daw gawin ginagawa ko tapos nag-pay-in? Anong magandang gawin sa kanya? Hayaan na siya o tuturuan ko pa rin? Okay. Okay. Since ikaw, Ronnie, ay part ng team natin, no? Hayaan mo yung sistema natin magturo sa kanya, hindi ikaw. Okay? Kasi dun siya, dun maitatama yung attitude niya kasi nakapasok na yun, kung nakapasok na. Doon maitatama yung attitude niya. Kapag hindi siya nagbago tapos nakita yung pagiging toxic niya sa grupo, tatanggalin ko yan. Okay? Ang tanong, nag-pay-in ba ng multiple accounts? Parang wala akong nababalitaan na ganun. kaya mag-pay-in ng multiple accounts, hindi naman ginawa. Okay, so ganun. Hayaan mo lang siya na ano, hayaan mo siya na aralin ko ano yung sistema natin. Okay? Hindi kayo taga-turo. Kayo ay taga-gawa, hindi taga-turo. And this goes even though hindi kayo part ng grupo ko, this goes for you also. Sa inyong lahat na nandito, kahit hindi ka part ng grupo ko or nasa ibang company ko or nasa ibang team ko or whatever, no? Applicable din yun sa'yo. Hindi ka taga-turo, taga-gawa ka. Dapat mas marami yung oras na ginugugol mo sa paggawa, sa paghataw, sa pag-prospecting, invite, presentation ng business, closing, handling objection, yung benta, recruit. Mas dapat nandun yung oras mo, mas mahaba yung oras mo dun kaysa sa pagtuturo. No, hindi ka pumasok dito sa network marketing para maging teacher. Okay, kasi yung mga nagiging teacher lang dito sa network marketing, meaning turo lang ng turo, wala nagiging resulta. So paano ko nalaman? Naging ganun ako dati. Naturo lang ako ng turo sa grupo ko, hindi ako kumikita ng malaki. Bakit? Wala naman kasi doon yung ano eh, wala naman kasi doon yung income eh. Nasa production ng income. At saka kahit anong turo at turong gawin mo diyan, kung hindi nila gagawin, hindi nila gagawin. At kapag di nila ginawa, di ka kikita. Ganun lang yung kasimple. Eh kung ikaw nagpo-production ka ng sarili mo, nagre-recruit ka ng sarili mo, nagbebenta ka ng sarili mo. Tapos at the same time, halimbawa, yun, wala kang sistema, halimbawa ikaw nagtuturo sa kanila o tinuturuan mo sila at hindi nila ginawa, kikita ka pa rin ba? Yes. Kasi nagpo-production ka ng sarili mo eh. Umahataw ka ng sarili mo. And at the same time, kapag ganun ang way mo, tapos rumiresulta ka na, nagre-resulta ka na, that's the time, may inspire sila na gawin kung anong ginagawa mo. Kasi nakikita nila sa resulta mo eh. Kung meron kang gustong ipagawa sa member mo, sa downline mo, ikaw muna dapat ang gumawa nun. Huwag mo sabihin, ipakita mo. Ayos, no? Power. Alright. Next question. Ayo, marami kayo natututunan so far. Marami ba natututunan so far? Kaya pa ba? Kaya pa? Sa mga first timer pala dyan, hindi ko alam kung merong first timer. No, sa mga first timer, comment naman kayo dyan kung meron, kung sakaling meron. At kung sakaling meron mga first timer dyan, we hope na makasama namin kayo dito sa ating Q&A session every Friday, 8 PM Philippines time. Oo, tama. 8 PM Philippines time. So, ginagawa natin to every Friday. Yun. Okay, next question. Ito, from Kevin De La Cruz. Sino ba yung kailangan unahin i-approach? Warm market or cold market? Warm market or cold market? May mga coaches nagsasabi,
cold, may nagsasabi warm. Para sa akin, since nandito ka sa Q&A session ko, so ito yung para sa akin. Now, hindi ibig sabihin tama ko, nabanggit ko naman ito sana dito sa introduction na. Yung mga sinasabi ko sa inyo dito is my way. Yun yung ginagawa ko kasi. Based yan sa experience ko. No, hindi ibig sabihin ako lang yung tama. Tapos mali na yung iba. Hindi ganun yun. Okay, may kanya-kanyang ways kami. So, pwedeng yung ibang mga pinakikinggan nyo is contradict sa mga sinasabi ko. Contradict yung sinasabi nila sa sinasabi ko. Pero nag-work sa kanila. At kung ethical naman yun, ibig sabihin pwede. Pwede talaga. Diba? Hindi ibig sabihin nun tama siya, mali ako, or tama ako, mali siya. Pwedeng tama kami parehas. Magkaiba lang talaga kami ng pamamaraan. No? Katulad nung ganito, katulad nitong tinatanong ni Kevin. Okay, warm market or cold market? Para sa akin, ang dapat mong unahin is warm market. Okay, so bakit warm market? Hindi dahil mas madali kang makakapagpasali, mas madali kang makakabenta, although minsan ganun yung case, no? Minsan ganun talaga yung case, mas madali kang makakapagpasali sa kanila or makakabenta sa kanila. Depende sa kung ano yung tingin nila sa iyo, no? Kung ano, gano'ng kataas yung tingin nila sa iyo, doon nakadepende yan. Pero ang purpose, bakit ko to, kasi ito yung tinuturo ko sa mga members ko. Bakit warm market yung pinapauna ko? Kasi masakit ang rejection ng warm market. Yun ang pinakadahilan ko. Di ba sinasabi ko sa inyo kanina pa, na yung about sa rejection, yun yung dapat na unang goal na dapat mong malampasan or maging matatag ka sa rejection. Di ba kanina ko pa sinasabi yan? Yun ang reason. Kasi masakit ang masakit ang rejection na nanggaling sa warm market. So ang way ng thinking ko is magiging magiging make or break na situation dun sa bagong member. Kapag na-reject ng warm market, make or break. Ibig sabihin, yun yung pinakang deciding factor sa simula. Habang nagsisimula pa lang siya, magiging deciding factor na yan kung may pag-asa ba siyang umasenso o wala. Kasi kapag ka ni-reject ka ng warm market mo, depende sa kung paano ka ni-reject, kasi pwede kang i-reject ng tinanggihan ka lang, pwede kang pagtawanan, pwede kang laitin, no? Pwede kang hilahin pababa, sabihin sa'yo na, tigil mo yung kalokohan na yan, di ba? So, depende kung ano pa man, kahit anong klaseng way ng rejection ang ginawa ng warm market sa'yo. Magiging make or break yan, magiging deciding factor kung may pag-asa kang umasenso o wala. Kasi kapag ka, nireject ka ng iyong warm market, tapos nasaktan ka, which is masasaktan ka naman talaga, wala naman akong sinabi na huwag ka dapat masaktan. Masasaktan ka talaga. Masakit talaga yan. Okay, masakit talaga yan. Parang sa parang sa pag-gitara. Kapag first time mo mag-gitara, kahit pa yung gitara mo is nylon strings, di ba? Meaning yung malambot lang, hindi yung acoustic bakal eh. Di ba? Nylon strings, alam nyo ba kung ano sinasabi ko? Medyo mas malambot siya kumpara sa acoustic, pero hindi kasing ganda ng acoustic yung tunog niya. Nylon string. Kasi yun yung unang gitara ko. Kaya alam ko. Kahit ganun pa yung strings niyan, masakit talaga sa umpisa. Na inaaral mo yung chords, ang sakit sa umpisa. Sa lahat naman ng bagay, ganun eh. Masakit sa umpisa pagka nagsisimula ka na matutong maglangoy, nakainom ka ng tubig, nasinghot mo yung tubig. Di ba ang sakit nun? Di ba? Nasinghot mo yung tubig. Di ba? Tapos, nagbabike ka, sumemplang ka, first time mo kasi. Di ba? Di ba ang sakit nun? So, lahat yan masakit, lahat. Wala namang hindi eh. So, na-reject ka ng warm market mo, nasaktan ka, pero ang ginawa mo is nagdrama ka at sinabi mo sa sarili mo na siguro hindi nga ito para sa akin. Wala kang pag-asang umasenso. Yun doon nagiging deciding factor. Doon pa lang nakikita ko na kung sino yung mga tao, yung mga members ko na dapat naming mabigyan ng time and effort. Okay, para i-guide. So nagiging salaan siya. Alam yan ng mga members ko. Aware sila dito. No, hindi to sikreto sa kanila. Alam nila to, sinasabi ko sa kanila to, na yun yung reason kung bakit. Kasi pinatatatag ko muna sila sa simula. No, negosyo to eh. Ibang mundo to, hindi to trabaho, hindi mo pwedeng dalhin dito yung kinsenas at atrenta mo na mindset. No, hindi mo pwedeng dalhin dito yung yung ugali or yung mindset na kahit wala kang gawin, basta pumasok ka lang, ay may sahod ka. Hindi ganun dito eh. Ibang mundo to. No, ng pagninegosyo na to eh. Diba? Usapan na ang pag-asenso. Kaya ko konti lang yung mga umaasenso talaga. Specifically dito sa negosyo natin, konti lang talaga yung umaasenso kasi dyan pa lang palpak na sila. Bumabagsak na kaagad. Hindi naman sa ano yun eh. Sa skill, sa strategy, hindi yun dun eh. Yung mindset, dun pa lang bagsak na eh.
Diba? So ngayon, aware sila. Yung mga members ko, aware sila na ganun. Na expect mo na posible na i-reject ka talaga nila. Pero ang importante, yun nga, ito nang ina-explain ko sa inyo. Magiging deciding factor yan kung may pag-asa kang umasenso o wala. Kasi ganun yung unang option. Pag nasaktan ka, nireject ka ng warm market mo, kasi masakit talaga yan, lalo na kung nanggaling sa taong akala mo maniniwala sa'yo, di ba? Sigurado naman ako na experience nyo na yun. Akala mo maniniwala sa'yo, akala mo susuportahan ka, tapos sila pa yung hindi sumuporta sa'yo, sila pa yung hindi naniwala sa'yo, sila pa yung pinagtawanan at nilait ka. Kaya ang sakit, kasi ganun yung ina-expect mo. Di ba? Yun yung option A, yun yung nagiging option madalas na mga baguhan. No, nagiging option kaagad nila na hindi to para sa akin, siguro nga tama sila. Nagsisimula ka pa lang, nakakaisa ka pa lang, nakakadalawa, tatlo ka pa lang, kahit sabi mo pang sampo. Di ba? Now, another is kapag nasaktan sila sa rejection, no? Kasi kahit i-explain ko to sa mga members ko, hindi nila maiintindihan hangga't di nila nararanasan eh. Di ba? Yung iba diyan, sasabihin, ah, ganun pala, so matatag naman ako eh. Alam ko, pag nireject ako, okay lang ako. Tapos pag nireject na, wala na, hindi mo na, hindi mo na magigilap, wala na, nag-quit na. Yeah, hindi mo talaga malalaman hanggat hindi ikaw mismo yung nakakaramdam eh. So another option is na-reject, pinagtawanan, nilait, or whatever. No? Option is, yung iba, ang iisipin ay ganito. Ito na yung sinasabi sa akin ni Coach Carl. Tama pala, masakit talaga. Pero hindi, tutuloy pa din ako. At least naramdaman na niya na ganito pala. Kumbaga doon pa lang, minumulat ko na kayo sa katotohanan ng negosyo na to. Hindi ko kayo binabaliw-baliw, pinapower-power lang. Na minumulat ko na kaagad sila sa simula pa lang na may mga ganun. Na hindi to, ano, hindi to, tawag dito? Hindi to yung gagawin mo lang tapos ang saya all the way, no? Wala ka man lang hirap na mararanasan. Sa lahat nga ng kwento, kahit fictional, mayroong struggles yung bida eh. Di ba? Ano, mga fictional na kwento. Di ba? Lahat mayroong struggle eh. Fictional lang yun ha. Eh, paano pa sa real world? Eh, totoo to eh. Ito yung realidad. So, ganun. Wala rin naman kaming pinangako in the first place. Before sila sumali sa amin, wala rin naman kaming pinangako na di ka mahihirapan. Ang saya-saya dito. Di ba? Yayaman ka kaagad kahit wala kang ginagawa. Kalokohan yun. Diba? Kasinungalingan yun. Alam naman natin kasinungalingan yun eh. So, yun ang reason kung bakit warm market. Hindi dahil sa about sa income or whatever, kundi para mapatatag agad yung mindset. Ma-challenge agad yung mindset. Mapatatag yung mindset. And magsimula magkaroon ng progress. Diba sa pag-workout, sino ba dito sa inyo? Meron ba dito sa inyo nag-workout din? Gym or whatever? No? Paulit-ulit sinasabi sa akin ng coach ko nung nagsisimula pa lang ako na ang importante yung nagpo-progress tayo kahit pa konti-konti lang. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. No? Eh hindi naman ako ano, hindi, ako naman bilang tawag dito, bilang kumbaga parang ano niya, mentee niya. Yes, coach lang ako. Yung sa coach ko sa pag-gym, wala akong winning question. Basta sinabi niya, itong program, ito buhatin mo, ganito gawin mo, ganyan. Ginagawa ko na lang. Kasi lahat ng mga natutunan ko sa networking applicable dun eh. Ginagawa ko na lang. Hindi ako nagmamagaling, hindi ko kine-question. Susundin ko kasi siya yung nauna, no? Siya yung may magandang katawan, no? Siya yung coach, siya yung susundin ko. Hindi ko na kine-question. So paulit-ulit niya sinasabi sa akin na ang importante nagpo-progress ka. Sa pag-progress masakit. Diba? Para sa inyong mga nag-workout, kahit hindi ka na nag-workout ngayon or nasubukan mo na mag-workout before, di ba masakit sa katawan? Baka nga nung unang day mo, sumakit katawan mo, kinabukasan, hindi ka na bumalik. Hindi ka na bumalik sa susunod, hindi ka na umulit kasi nasaktan ka. Dahil hindi mo na intindihan eh, na masakit pala talaga. Diba? Diba? So huwag kang aasa sa context ng pag-gym, huwag kang aasa na gaganda katawan mo. Nasaktan ka lang ng ilang beses, ayaw mo na eh. Huwag kang umasa. Hanggang pangarap ka na lang. Hanggang tingin ka na lang dun sa may mga six-pack abs, sa may mga magaganda, sexing katawan, hanggang tingin ka na lang dun. Eh, hindi mo naman ginawa yung dapat mong gawin eh. Which is yung masasaktan ka talaga. Di ba? So, that's the same with our business. Ang pinag-aiba lang dito is, hindi physical yung nasasaktan sa atin, yung emotion. Yung emotion yung nasasaktan. Actually, mas risky pa nga sa workout, sa pag-gym, kasi pwede kang ma-aksidente, pwede kang magka-injury. No? Meron na akong, ako nagkaroon na ako ng minor injury doon, minor lang naman.
No, nagkaroon ako ng minor injury doon. No, mas malaki yung risk doon, 'di ba? Yung risk. Eh dito sa business natin, na-reject ka, kinamatay mo ba? Nagkasakit ka ba? 'Di ba? May napahamak ba sa pamilya mo dahil na-reject ka? Alam mo 'yun? So yun yung reason kung bakit warm market muna para mahasa. Mahasa na daanan yung mga masasakit na rejection. And then later on, no, di mag cold market ka na. Kung naubos mo na talaga yung warm market mo, di mag cold market ka naman. Yun ang reason ko. Okay? Kasi para sa akin, ayaw ko nakikita lang yung member ko tas butaw. Hindi ganung way ang leadership ko. Meaning butaw, kumikita lang pero palpak yung attitude, palpak yung mindset. Kasi may mga na-encounter na ako na ganun. Na kumikita ng six figure a month, ha? 100,000, ibig sabihin, isang buwan. May na-experience lang na maliit na problema, iyak-iyak na, tas nag-quit na. Isipin mo yun? Butaw? Sabaw, walang laman? Ayaw ko ng ganun. So, yun ang way ng leadership ko. Ay, ulitin ko, hindi ibig sabihin ako lang yung tama, mali yung iba, hindi. Ito yung way ko. Okay, ayoko ng butaw, ayoko ng sabaw na member. Gusto ko is quality. Quality, may ibig sabihin is yung may matatag na mindset, may matatag na attitude. Alam mo yung subok talaga. Alam mo yun, di ba? Pagka, alimbawa, nakakita ka ng mga militar na dumaan sa gera. Di ba, alam mo, kita mo sa kanila, no, kita mo sa kanila yung way ng tindigan nila, yung way ng pananalita nila. Hindi mo sila mabubuli. Hindi mo sila mabiro. Yung mga dumaan sa gera. Yung mga nakakita ng mga taong namamatay. Iba yung way nila. Iba tindigan nila. Hindi sila sabaw. Sabi mo sabaw, babarilin ka. Di ba? So parang ganon. Yung dumaan sa gera ng rejections, yun ang gusto ko. Kasi tumatag. Kahit anong problema yung dumaan, kumbaga tinuturuan ko na magkaroon ng maganda, malalim, matatag na pundasyon. Para kahit anong problema dumaan, nandyan man ako o wala, nandyan man yung apply niya o wala, yung mga leader o wala, mananatili siyang nandyan. Lalaban siya, kaya niya. Yun yung way ng thinking ko. Yun yung way ng leadership ko. For the long term. Hindi lang yung basta kumita ka lang kasi walang kwenta yung pera na yan kung sabaw ka naman. So palagi yung tatandaan yan, walang kwenta yung pera na yan kung sabaw ka. Ibig ko sabihin is ano, pagpasensya ninyo yung pananalita ko, ganito yung pananalita ng mga old school eh. No? Wala kang matinding pundasyon, wala kang matibay na pundasyon. Yung hanginin lang, kumbaga parang sa puno, nahangin lang ng konti, nalipad na. Kasi walang ano eh, walang malalim na pundasyon eh. Yung ugat niya mababaw lang. So parang ganun. Kasi ganun talaga eh, mangyayari at mangyayari yan. Kahit anong, hindi mo maiiwasan yung mga challenges ng buhay. Pero kung meron ka matatag at malalim na pundasyon, kahit anong sapak sa'yo ng buhay, yan ang mananatili kang andyan, mananatili kang lumalaban. At yun ang nire-reward ng buhay. Yun ang nire-reward ng Diyos. Yung mga kahit ang hirap ang hirapan na, tumutuloy-tuloy pa din. Yun ang gusto ko. Piniprepare ko sila sa mga ganong bagay. Okay? So yun. Parang sundalo. Piniprepare, tinetrain para sa gera. Parang ganon. Okay? So yun yung way ko. Ulitin ko, hindi ibig sabihin ako yung ano. Hindi ibig sabihin ako yung tama. Sinasabi ko lang yun kasi yun yung way ko. Okay? Okay, next question. Anong oras na? Shit. Last question na pala. 8:51 na. Last question. Ito, from Jonathan Amigo. Paano magpahataw ng downline at yung mga lumaylo mapapa-active ulit? Okay? So yan, magandang question to. Magandang panapos na question ito. Huwag mo silang pahatawin at huwag mo silang pa-activein ulit or pabalikin ulit. Humanap ka na ng bago. Palagi nyo itong tatandaan, no? Actually, meron akong ginawang video about dito eh. Last week. Ay, this week lang. Sa YouTube, latest video ko yata yun eh. Hindi tayo si Jesus. Hindi tayo bumubuhay ng patay. Hindi natin trabaho yan. No? Yan palagi kasi sinasabi ng mga uplines ko sa akin dati. No? Pag ganyan yung tanong ko, yun yung sagot nila. Paano mapa-active yung downline? Nag-inactive kasi, ganito ganyan. No? Hindi kasi Jesus, hindi ka bumubuhay ng patay. Ganap ka na ng bago. Okay? Maghanap ka na ng bago, mag-recruit ka na ng bago. Huwag na huwag mong iaasa sa downline mo
yung production mo. Naiintindihan ko kayo kasi ang hirap-hirap nga naman makapag-recruit, makapag-build, tapos mag-i-inactive lang, mag-quit lang sila. Pero hindi mo na problema yun. Wala kang magagawa. Yun ang reason kung bakit hindi ka dapat tumitigil. No, hindi lang to para kay Jonathan. Lahat ng mga question na sinagutan ko, hindi lang yun para dun sa mga nagtanong. No, by the way, salamat sa inyong mga nagtanong kasi dahil sa inyo meron tayong training ngayon. Kasi yung topic natin nakadepende sa mga tanong nyo eh. No? Hindi lang para sa kanila mga nagtatanong, para sa inyong lahat. No, nung naintindihan ko to, nawala yung stress ko pagdating sa pagbibuild ng grupo. Sobrang laki, hindi naman completely nawala, meron pa din, pero sobrang laki nung naibawa sa stress ko. Kumbaga, kung dati, stress na stress ako 100% dahil ganito, nagko-quit yung downline, alam mo yun, yung tinuruan mo pa lang, tas minotivate mo ng minotivate, kinabukasan, nag-quit na. Sino na sa inyo naka-experience ng ganun? Di ba? Yung ang ganda na ng usapan nyo ng downline mo, di ba? Ang ganda ng ano, grabe, todo bigay ka ng effort mo para ma-motivate, pero kinabukasan, nag-quit pa din. Di ba? So, lahat ng mararanasan nyo pa lang at naranasan nyo na, naranasan ko na lahat yan ng ilang beses pa ulit-ulit. Kasi 7 taon na rin ako dito, malapit ng mag-isang dekada. Di ba? 3 taon na lang. No? So, wala tayong control doon eh. Hindi natin alam eh. Kahit anong motivate mo dyan, kahit anong ituro mo dyan, kahit ituro mo dyan lahat, hindi mo pa rin alam kung gagawin niya o hindi. So instead, ang ginawa ko at sinanay ko yung sarili ko is mag-focus sa kaya kong kontrolin. Ano yung kaya kong kontrolin? Walang iba kundi sarili ko. Walang iba kundi sarili ko. Ano yung kaya kong kontrolin sa sarili ko? Yung production ko. Yung dami ng pinoprospect ko everyday, yung dami ng binibentahan ko everyday, yung dami ng nire-recruit ko, pinipresentahan ko, or whatever. Basta may kinalaman sa production ko, yung akin. Yun ang kaya ko lang kontrolin eh. Kasi nga, kahit anong ituro mo dyan, kahit ituro mo lahat ng alam mo dyan, kung ayaw nilang gawin, hindi nila gagawin. At saka, actually, nakakasama pa yun eh. Pag yung andami mo ng alam, tapos tinuro mo sa kanila lahat. Tapos akala mo, dahil tinuro mo na sa kanila lahat, gagawin na nila. Hindi. Mas lalo pang bumababa yung chance na gawin nila. Kasi na-overload. Okay? So, I hope naiintindihan nyo na. Bilang upline, yun lang ang trabaho mo. Mag-produce. No? 80% of your result comes from 20% ng iyong activities. Yung 20% ng activity, yung 80-20 Pareto principle, yung 20% ng activities na yun yung production mo. Hindi yan yung pag-train sa grupo mo, hindi yan yun. Hindi ko sinasabi na hindi importante yun o huwag mo nang gagawin. Ang sinasabi ko lang, bawasan mo yung oras sa ganun. And as much as possible, ituro mo lang sa kanila yung basic para mabawi nila yung puhunan nila. May bagong pasok o ito gawin mo para mabawi mo yung puhunan mo. Pagkatapos mong gawin yan, tsaka ka nalang bumalik ulit sa akin. Yung pag nabawi mo na yung puhunan mo, pag ginawa mo na yan, tsaka ka nalang bumalik sa akin. Tapos ikaw, produce ka na. Di ba kanina, sinasabi ko kanina, pag meron ako napapain, next na kagad ako. Pag meron ako napapain, next na ako. Hindi ko na hinihintay kung anong gagawin yan. Kasi hindi ko nga control yun eh. Nagsasayang lang ako ng oras. Bukod sa nagsasayang ako ng oras, nagsasayang ako ng effort. Bukod sa nagsasayang ako ng effort, nagsasayang ako ng pera. Kasi sa halip na ang ginagawa ko na lang is yung production ko, nilalagay ko pa sa kanila. Na wala naman akong kasiguruhan kung gagawin nila o hindi. No? At sa same time, ito yung pinakamatindi, nai-stress pa ako. Kaya tayo nai-stress, isa sa mga na-realize ko, kaya tayo nai-stress ay pinipilit natin kontrolin yung bagay na hindi natin kayang kontrolin kahit kailan. Which is yan. Yung pag may kinalaman sa downline mo, hindi mo kayang kontrolin yan kahit kailan. Diba? So mag-focus ka sa production mo, hindi sa kanila. At kapag nagpo-produce sila, pag nagpo-produce ka at nakikitaan ka nila ng result, diba? Kahit inactive yan, kapag nakita nila na nagbabago na yung buhay mo, dun sila may inspire. Dun sila babalik. Pag naintindihan nyo itong sinasabi ko, dun kayo magsisimulang kumita ng malaki. No, sa mga nagbi-build sa inyo diyan, sa mga nagre-recruit sa inyo diyan. No, once na tawag dito naintindihan mo na 'tong sinasabi ko at maintindihan mo lang 'to pag ginagawa mo na. Once na naintindihan mo na at na ginagawa mo na, no, hindi ka na mas mapapansin mo ang laki na maibabawas sa stress mo. At the same time, doon ka magsisimulang kumita. Kasi naka-focus ka na sa tamang lugar. Which is yung production mo. Doon ka lang naman talaga kikita eh. Diba? Ilang beses ako nagte-training sa grupo ko. Once a month na nga lang ngayon eh.
Meron kasi kaming sistema, meron kaming mga pre-recorded video training. Yun na lang yung ina-update ko every now and then. Pero yung mga ganitong training, actually, kaya may mga marami akong mga members na nandito na umaattend kasi alam nila eh, no? Once a month na once a month na lang ako mag-training. Bakit? Kasi na ano na rin eh, na duplicate na rin ako, may mga leaders na rin na nagte-training. Dahil doon ako nagsimula sa production ko, doon ako nagsimula. Na naka-focus lang ako sa production ko at hahayaan ko na lang kung sino yung gustong, kung sino yung gagaya, o di sila yung seryoso. Sila yung bibigyan ko ng time. Kung hindi nila gawin, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko naman kasalanan yun eh, na hindi mo ginawa. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan mo ba yun na hindi niya ginawa? Kung anong tinuro mo sa kanya, hindi mo naman kasalanan yun eh. Okay, so I hope marami kayong natutunan tonight. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan yung tanong. No, bawi na lang tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time ulit. So every Friday, 8 p.m. Philippines time natin ginagawa to, exclusive dito sa Ethical Nation Group. So kung meron kayong mga kilala na gusto rin maka-attend sa mga itong klase ng training, i-add nyo lang sila dito sa group, no, para maka-attend sila sa training natin na to. Na libre lang naman, open para sa lahat ng mga networkers na gusto maging successful sa ethical na paraan. So marami pa akong mga additional resources na pwede nyo puntahan, yung mga website. Kung pinapanood mo to sa Facebook, nasa taas yung mga description. Marami pang mga links dyan. Pwede mong puntahan ng mga training. Kung pinapanood mo tong video sa YouTube, nasa ilalim yung description. So, puntahan mo na lang yan for additional training resources kung sakaling nabitin ka dito sa training. So, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita kits next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.